Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time we're gonna talk about Easy to Rhyme na Bihag Mo Part 3 featuring Jayan, J-Yan, produced by Hibo Pogi and Artsky Buena. Gawin na natin to guys, bago pa natin makalimutan ang lahat. At salamat ka pala kay Kid sa pag-send nito dahil medyo busy ako, pero ginawa natin ng paraan kahit hindi tayo masyado preparado. Gamit ko lang yung cellphone ko, pero gagawin pa rin natin yan dahil request yan na makapangyarihan Kid. Gawin na natin guys. Kasi pag nai-inlove tayo, para tayo na hypnotismo, eh, ginagawa natin lahat para sa taong mahal natin. Which is okay, you know? Kahit ma-obsess ka, okay lang. Sino ba mag-judge ng difference? Basta wag lang nakakasakit. Okay lang ma-obsess, wag lang makasakit. I mean, when it comes to love, pagdating sa pag-ibig, competition is high. You know, lagi mga lalaki, mga kalalakihan, palagi silang nagano, nakikipag-compete sa bawat isa. Dahil, I mean, it's where to find love, you know. Kaya may kita mo napaka-aggressive ng ibang mga lalaki when it comes to sa pag-ibig. Gusto nila makuha yung pag-ibig na gusto nila. Kaya, minsan na pagmamahal talaga, hindi natin inaasahan yun, bigla yung darating. You know? May gano'n talaga, minsan makakita tayo ng pag-ibig, minsan may darating na lang. Minsan nandyan na lang siya. You know? Hindi ko sinasabing, minsan mararamdaman mo na yung sa isang tao. You know? Nandyan na lang pala siya. You know? Minsan bigla na lang siyang susulpot, may in love ka. You know? Minsan naman kailangan mong hanapin. You know? Makakita mo na parang nahanap ko na siya. You know? Tuloy natin. Napaka-powerful ng kanta na to, napakaganda ng hook. Eh. Guys, wala pa akong tulog. You know, almost the whole day, magto 2 days na. One day and a half na wala pa akong tulog. Kaya pasensya na kayo pag hindi pa ako masyadong kita niyo yung eyebag ko. Pero tuloy pa rin natin yan. Maraming style na pagsisinungaling guys eh. Yung pagkilala mo ng isang tao, pagmahal mo isang tao, maraming style na pagsisinungaling. May mga tao nagsisinungaling, nag-stutter sila. Nag-stutter yung parang di nila masabi yung gusto nilang sabihin. May mga nagsisinungaling na napakaseryoso nila, nakatitig sila sa'yo. Maraming klase. At yung pagsisinungaling na yun, ikaw lang makakapansin yun. You know, it takes time para ma-develop at makita mo yung signal o yung signs para makita mo kung yun ba yung consistent na itsura niya pag nagsisinungaling siya. Kasi iba't bawat isang tao, different sila ng style ng pagsisinungaling. May tao na seryoso, may tao na nag-stutter, may tao na nanginginig, may tao na kinakabahan, nagpapawis. Kanya-kanya yan eh. Kailangan hanapin mo. Yeah, try natin.
Ang ibig ko sabihin, hindi porkit nag-stutter yung isa, general na yon sa lahat ng mga taong nagsisinungaling. Hindi ganun yun. Tuloy natin. Ang tao pag nagmamahal, gumaganda rin yung asal. Kaya magmahal kayo. Para gumanda yung asal niyo, pangasiga-siga ninyo, nawawala. Pag nagmahal ka ng isang tao, tama yung sinasabi niya. Pag nagmahal ka ng isang tao, ayaw mo makita na nasasaktan yung mahal mo. Kasi masakit yun, masakit sa iyo. Ako pag nagmahal ako, ayaw ko nakita na nasasaktan yung mahal ko. Kasi masakit yun, masakit yun sa iyo. Doble sa iyo yun. Tuloy natin. Facts din yung sinabi niya. Bawat isang lalaki may hinahanap na qualities sa isang babae na talagang gustong-gusto natin. Yung type na type talaga natin. At ang hirap makahanap nun, guys. Mahirap. Tuloy natin. At ako yung sino na si Crisosto mo ibaba. Ever since that day, I've been there for you. We made promises that I always meant to then feel my love from the bottom of my heart. Because you're my only dream from the very start. The world can't say na makuha na kita. Ang nasabi ko lang ako ay hubod na saya. Para tayong perigil sa libro. Guys, ang mga lalaki pag nagmamahal, kasi di ba meron nga tayong kasabihan na pag ang babae umibig, para silang nagiging nanay. At ang lalaki, pag umibig, para silang nagiging bata. Yun yun. Kaya pag nagiging parang ang lahat para sa mga lalaki, kompleto, lahat may magic. Lahat, everything is perfect, you know? Pag naiindab kaming mga lalaki. Tuloy natin. Ang ganda nung part na yun. Parang ang gusto kong sabihin, lahat ay perfecto. Basta pag nakuha ko lang siya, yung tao na to, parang lahat perfect. Parang wala na akong mahiling pa. Parang lahat ng bagay sa mundo umiikot ng tama. Bawat desisyon ko tama, bawat ginagawa ko tama. Wala akong makitang mali. Lahat perfect, you know? Kasi na-influence ng pag-ibig yung ginagawa ko. Tapos yung ginagawa ko nagma-manifest. Try natin. Beautiful. To be honest, para sa akin ang lito, pero ang ganda na rin kasi. Napaka-vibey. You know, I think pwede pa siyang paanggan ng paulit-ulit para mas lalo nyo siyang ma-enjoy. At yung mga tipo ng mga kanta na 90s, para bumabalik ka sa pagkabate. Panahon ng Flames, panahon ng TGIS, panahon ng
ng mga love romance, mga ganon. Yung mga Robin Padilla, Sharon Cuneta, mga ganyan. Yung mga ganito mga movie yung nagpapakinig sa mga tao, especially katulad ko, very romantic person, very romantic. At na-appreciate ko ito. Maraming salamat dito at nagustuhan ko itong kanta na ito. Bibigyan ko ito ng 10. Dahil sa totoo lang, I mean, para sa tingin ko maganda siya talaga. Masarap siyang pakinggan. Yun yung, minsan, hinahanap mo sa isang kanta yung masarap siyang pakinggan. Diba? Meron kasi mga kanta na nakaka-umay, guys, sa totoo lang. Eh. May mga kanta na okay pero nakaka-umay. Pero minsan, may mga kanta na sakto lang, masarap siyang pakinggan. Hindi masakit sa tinga, hindi nakakasawa. Tsaka parang pakiramdam mo moment mo. Hindi ang hirap i-explain eh, pero parang moment mo siya. Pag pinapakinggan mo siya, na parang, oh, that's my jam. Hindi ko alam kung nag-i-hits niyo yung gusto kong sabihin, pero parang jam ko to. Ganito yung style na gusto ko na maririnig palagi. Yan. Ganun pa man, guys. Ano, maraming salamat. Maraming salamat kay Kid sa pag-send niya sa akin ito. Guys, wala pa akong pahinga pero ginawa pa rin natin. Dahil nga, you know, gusto kong ma-react to. At tuloy-tuloy tayo, guys. Hindi tayo hinto. After nito, meron pa tayong gagawin para tuloy-tuloy ang pag-upload natin. You know? At ganun pa man, syempre, busy din tayo sa mga ginagawa natin. At maraming salamat, guys, sa paghintay at sa pag-aabala nyo para sa akin at sa pag-suporta nyo. Ganun pa man, plan motive nga pala ng Good Vlog Programming ngayon sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, mga kaibigan ninyo, ang mga tao na kapaligid sa inyo at higit sa lahat. Mag-isa nyo pala. Plan motive nga pala. Good Vlog. Peace.